Steel Your sword. Team is picking. When you gaze, your team is picking. Hayabusa, Sanjo. Oy, Hayabusa at syempre Esmeralda para sa ating PPG. Second and third pick para sa ating Alpha Esports. Ito na, Lancelot at syempre Lunox para sa AP, para sa Alpha Esports AP. At ito na nga, Kufra para sa ating Your team PPG. Is banning. Oo, AEP kasi. Your team is banning. Rock pala sa ban ng ating PPG. Ito na para sa ating Alpha Esports. Pwede mag-chutang kung ating mga tropa dito. Pero kadita, your team ang last picking. Ban ng ating Alpha Esports. You know. Ito na, Farsa para sa ating hey, PPG. Your team is at ito na, 4th and 5th pick para sa ating Alpha Esports. For the last pick for Alpha Esports. Eto na, balat sa na ba to? Para sa ating mga tropa. Yes, balat sa top. Samus, para sa ating Alpha Esports last pick. Para sa ating PPG. Ayun na, siyempre. Last pick para sa PPG. Sino ba to? Sino ba yan? Sino? Sino? Oh my God, this one is crazy. Ito na. If para sa ating PPG. At ito na nga. Simulan na natin ang ating laban in 3, 2, 1. Let's go! At ito na, pause muna tayo para sa ating Alpha Esports at PPG. At pinakita na nga ang ating mga cellphones and let's get back into the game. At ito na mga Yaku, bakbakan na! Game number one, ang ating, ay game number two na pala, ng Alpha Esports at syempre, ng ating PPG. Para sa ating best of three series ng ating single round robin at syempre para lalo kayo mag-enjoy. Eh, like, share, follow, and subscribe ang ating Facebook page at YouTube channel para sama-sama natin mabot na ating Road 2. 1 million! Ito agad ang side ng ating Alpha Esports. Ito syempre, paring Cold Snap gagamit ng ating Selena. Angry Bird naman para sa kanyang Lunox. Humble Cal gagamit ng ating Lancelot. Tambus naman para kay Lonely Ardy at Third Cram gagamit ng ating Barat. Oy, at syempre para sa ating PPG, Grand Su para sa Esmeralda, si Juro Echi para sa Hayabusa, Yoshi Good Kid para sa ating Kufra, Sanji para sa ating EF, and Kevs para sa ating Farsa. Ayun na nga, syempre. No, game number 2, mga katams. No? Eh, dito natin malaman kung ma-score pa ba ang ating Alpha Esports against sa PPG. Dahil kapag naka-score ang Alpha Esports dito, possible chance na syempre sila ay makakapasok nga sa ating upper bracket. At gayon din naman, ang ating tropang PPG dito, hindi natin phantom execution dito ang ginawa ko. At syempre, patay. Triple kill. At syempre, eto na, wala pa rin nagkakapatayan dito sa ating dalawang kupunan ha. Siyempre, Lunox against sa Parsa nga dito sa ating laro. And on the bottom lane, we have Esmeralda versus Tamus naman dito. Classic matchup. Although Tamus on the later stage of the game, mas maganda katapat ng Esmeralda dahil mostly kahit tank build ang Esmeralda,
tatagos ang damages coming from the Tamus. Tama. At ito, tignan nga natin kung ano mangyayari dahil ito sa ating top lane. Paling si Judo Aji kumukuha muna dito ng kanyang gold crab habang ang ating Humble Kyle syempre po pasok na nga dito sa ating bottom lane to cut the lanes para sa ating PPG. At syempre, 2 minutes in the ball game at ang ating turtle mabubuhay na. Tignan natin kung ano mangyayari, mga yaku. Dahil eto na, sisimulan na nga dito ang ating turtle Naka. Ng ating Alpha Esports. Tama ka dyan, yaku. And Esmeralda on the backline. Knowing nga na hindi yata siya maispatan dito. Nating mga tropang Alpha Esports. Punta tayo sa ating turtle. May nagkakabanatan nata. Pero dito sa gitna, meron din. Ating tropa Sanji. Muntikan na nga doon na Yoshi. Good kid running low on his life right now. Against dito sa ating Alpha Esports. Pero di pa naman sure kung makapatay pa. At uwi na muna Yoshi. Good kid dito para syempre makapag-regen muna ng onte bago sumabak sa ating susunod na turtle fight. At syempre, nakuha another one sa si Juro Aji. Muntikan na naman. At patay din ako dito sa aking Lancelot. At nako, PPG ngayon, ha? Medyo nasasabayan nga sila ng ating Alpha Esports in terms of invading the farm and also the turtle objective nga dito sa ating laro. Tama ka dyan, Yaku, at lamang nga ng 400 gold lead ang ating Alpha Esports dito habang si Paling Chardcram ng gugulo pa dito sa ating top lane farming. Siyempre, 70 seconds away para sa ating turtle. Pero eto na, sino ba nakakuha ng ating purple buff? Siyempre, nakuha yan ni Seijuro Aji. Sabay punta dito sa ating orange buff. Habang si Humble Kyle, tamang farming pa rin ang ginagawa dito. At wala pa rin collisions na nangyayari dito sa ating bakbakan. Pero sa laro, tinamaan na naman si paring Seijuro Aji. At eto, gold grab na lang ang kukunin ng ating tropang PPG. Tama ka dyan, Yaku. And so far, upcoming setup nga dito galing sa Alpha Esports. The Feather Strike is there. Ito na nga, shadow kill sa mukha ni Coldsnap pero na-distribute sa ating jungle creep. Kaya hindi mapapatay si paring Coldsnap to the rescue na rin. Ang ating mga tropa, Yoshi Goodkid, muntikan na with the Abyssal Arrow. Pero di na nga muna abutan ng ating mga tropa. And First Blood will go to the setup Alpha Esports. Speaking of Gransu, where is Esmeralda? Yung setup nila kanina pa, natuloy din sa wakas. Kanina pa nila pinupormahan si paring Gransu doon. At ngayon lang na dyan, napatay. They took so much time para lang mapatay ang isang Esmeralda sa XP lane. Tama, pero ito, tinamaan na Abyssal Arrow ang ating tropang si Yoshi Good Kid. Habang ito na, sa ating bottom lane, makakabasag ba ang ating tropang Alpha Esports? Pero no, pero ito na nga, paring Lunox dito. Nako, nasaktan at solar system ang sagot sa kanyang tropa. Abyssal Arrow, hindi tatama pero third cram dito. Tignan natin sino ba makakuha ng ating turtle dito. Nako po, nakatalon na. May mga kain ba? Sparing barat, Abyssal Arrow, hindi tatama. Pero ito, sino ba madadali dito dahil pumasok na dito parang Tamas Shadow Kill. And Tamas will fall down. Isama mo na si Juro Aji. 2-1 sa ating kill totals. At lamang nga ngayon ang ating Alpha Esports with 1K gold lead. Ayun, sinasabi natin niya. Kung kanina pa sana yung setup na inaantay nga dito come from Alpha Esports. But sa turtle fight talaga, laging lamang. Diyan malakas ang Alpha Esports talaga, Yaku. Usually, ang ginagawa nila dito, nag-aantay sila na mag-react yung mga kalaban sa ating turtle. And then they will focus on the hero instead nga na kunin yung turtle objective agad. Which is knowing nga nung opposing team na hindi nila i-go-go yung turtle nga dito. So, ayun, yung ginawang counter-initiation ng ating BPG. Kaya naka-pick up din sila doon sa ating turtle collision earlier. So, let's see what's the next action here coming from Alpha Esports as they have the advantage. At ayun na nga, patay si paring Gransu na naman sa ating bottom lane, Humble Kyle. Tina-target nila ngayon yung XP lane instead of the gold lane na si paring Kevs dito, Yaku. Tama, si paring Esmeralda nga ang tina-target ng ating mga tropa pero si paring si Juro Aji nandito na sa ating bottom lane to clear the lanes. At ito sa top lane, 4-man rotation ginagawa na dito. Tignan natin mababasag na ba ang top lane pero no, Abyssal Arrow, hindi ko connecta yan. At atraso na muna ang ating mga tropa dito. Nag-conceal na nga dito Yoshi Goodkid. Tignan natin, Abyssal Arrow, tumama na nga, bouncing ball ang sagot. Pumasok dito, Humble Kyle, pero makakaalis with the Phantom Execution. At si Juro Aji nandito lang sa ating middle lane habang si paring Gransu nakapag-farm naman sa ating bottom lane. Lonely RD dito, nakapwesto sa purple buff ng ating PPG. Let's see kung ano mangyayari dahil may setup na naman bang mangyayari dito sa ating bottom lane. 3-1 sa ating kill totals. Lamang nga lang ngayon na 1,000 ang ating Alpha Esports. Abyssal Arrow, hindi
tama. Pero eto na, purple buff muna ang kukunin ng ating Hayabusa dito na si Paling Seijuro Edgy. Eto na, Abyssal Arrow, wala ka naman tatamaan dyan. At ang purple buff napasakamay na ni Seijuro Edgy. At eto, top lane, ang Glibert dito, Delegado, Solar System, ginamit na Feather Airstrike, ready ba? Pero hindi, babasagin na lang ang top lane ng ating Alpha Esports. Tama ka dyan, Yako. At syempre, eto na, parang Sanji together with Seijuro Edgy nga dito, nako, naka-depensa nga lang dito at kunin lang ang jungle clip on their side. So far, di naman ganun kalaki ang kalamangan ng ating Alpha in this game. So, sa late stage of the game, yes, Esmeralda and also the Parsa here by Kips, makakasabay naman. Pero two-man stand there on the bottom lane, but not enough to keep their turret alive. Pero 4 kantos labas na nga dito, Lonely RD Delicado naglalakad sa maputik na daan. Pero nako, ang gunat ng Vengeance, but Lonely RD will fall down. Not enough yung Vengeance para mabuhay siya. Pero si Humble Kailan, lambot yung Aqua. Yung tira doon ni Yoshi Goodkid sa passive niya, tumagos sa buhay niya. But the Turtle Bat is up again. Tyrant's Rage. Bam! Oh, ikaw ang target! What a play! Grabe naman yun! Naman nun. Grabe! Ang ganda nun niya ako. Pero eto na, Delicado Tardcram. Pero tinamaan na Basal Arrow si Yoshi Goodkid. At lamang na ngayon sa pera ang ating PPG 3-all sa ating Kill Total. Tatalo na naman Yoshi Goodkid! Nako, dali! Si Barin Barrett's 4-3 sa ating Kill Total. Lamang na ngayon ang ating PPG with the 1K gold lead. Basal Arrow, tumama pa kay Paring Granzo, pero papalagpayan dahil babasagin niya ata dito ang ating bottom lane. Basag na yan. At 2-1 sa ating Torre. Grabe, pinapakita dito ng ating both teams comeback after comeback. At ito, instant replay hatid sa atin ng ating tropang si Yaku Ampong. Ito yun. Ronald Serrano. Bang! Bang! Dali si Paring Humble Kyle. Nakapo, what a nice execution pinakita sa atin ng ating PPG. Tama ka dyan, Yako. Usually talaga, nasiya na talaga. Nakapo! Si uy, nako ah. Set up again! Hindi nga lang nahuli. Nakapag-turnos pa ang ating tropa si Yoshi Goodkid. Namatay na. Granzo is here. Napakunachi. Pero kagaya na sabi ko ni Yako ah. Talagang mostly sa mga laban, parang si Yoshi Goodkid halos yung nagdadala ng mga setup talaga dito para sa ating PPG. So, siya yung nagbubuhay ng team ngayon eh. Compared to the last season, iba yung galaw ni Yoshi Goodkid ngayon. Yung mga setup niya, kung napanood mo yung sa Anarchy. Oy! Anarchy Esports, yung mga setup niya doon. Bullet, tatlo, dalawa, pwedeng isa lang niya ako. Tapos yung mga setup niya, yung pang micro. Tama. Talagang akala mo yun yung isa setup niya, pero hindi. Pero ito na, naku po, shadow kill, gagamitin team ba dito? Pero hindi, normal-normal lang. Dali dito si Paring Samus, eto. 5-4 sa ating kill totals, 3-1 sa ating Torre. Habang sa top lane, babasag na ata dito parang Humble Kyle. Pero ito, si Judo Edgy clearing operation sila ni parang Kevs dito sa ating bottom lane. At yung top lane natin, basag na para sa ating PPG. Ito na, glowing one, binuo na nga doon ni parang Sanji. Tignan natin mga ka-defense ba sa ating top lane, ang ating top ang PPG. Pero ito, Phantom Execution Thermos. Paring Sanji will fall down para sa ating mga tropa. Pero bottom lane natin, basag na hanggang second tower para sa ating PPG Seijuro Edgy. Siyempre, tamang clearing operations ang ginagawa dito. Pero ito, sino madadali? Shadow kill. Ginamit na dito, pero ang kunat ni Paring Lonely RD. Pero makakatakas naman dyan si Paring Seijuro Edgy. Tama ka dyan niya ako. So 50 seconds away para sa ating unang lord ng laban na to, ha. So hindi ganun kalayo ang ating kalamangan sa ginto. So far Alpha Esports nakakasabay ngayon nga sa ating PPG. And syempre, while Cold Snap together with Angry Bird, they need a perfect setup nga dito. Abyssal Arrow should land on any member nga ng ating PPG together with the burst damage coming from Angry Bird. Pero si Kims, napakasakit na ng kanyang parsa dito, Yaku. Diyos ko po, kahit may kontra na si Lina para sa Abyssal Arrow mapigilan yung Feather Airstrike niya, pag napagbagsak ng dalawa to, Yaku, sulit na eh. Talagang babakat na sa ating mga tropa dito. Atina Shield pagad si Paring Tardgram. Pero mukhang di sapat yan para sa ating tropa PPG. Divine Glaive na malupit para dito kay Kevs. Tagos sa buto ang magic damage dito ng ating Parsa, Yaku. Yes, at ito na nga. Tignan natin kung ano pa ang mangyayari dito sa ating bakbakan. Dahil ito sa ating middle lane, naku po, inahabol dito Paring Tardgram. Pero ang ating level 1 Lord is ready for the grab. Yeah. Para sa ating road team. Ito, Tardgram, delikado dito. Abyssal Arrow, tinamaan pa doon. Paring Sanji, ito na, Phantom Execution. Paring Kevs, makakatakas with the Phoenix Form. Feather Airstrike, ginamit na nga kagad dito ng ating tropa. Pero ito na nga, sino kaya makakuha ng ating Lord? Pero ito, dali, ang ating Cold Snap. At mukhang pwede mag-Lord ang ating tropang PPG.
damage dito. Easy Lord data yan, Yaku, ha? Pero Lunox is here. Lancelot, ingat kay Humble Kyle, Yaku. Mayarap sa Bento sa Retribution. Although this is just a level 1 Lord, kung ako sa kanila, mag-level 2 na lang to para sure ball. At eto na, kung sino pa yung kulang, sila yung matapang. Pero eto, Luis. Oh, Luis tuloy. Yoshi Goodkid pala. Namibis ko si Luis Goodkid. Pero eto, dali. Ang ating Busata. Yoshi Goodkid. Hardgram. Naku, shadow kill, Yaku! Shadow kill. Ginamit na kaagad. Naku po, delikado dito ang ating propang PPG. Pero eto, sino makakuha? Siyempre makakuha ni Paling Humble Kyle. Pero galing sa likod, si Paling Seijuro Aji. Pero Gransu will fall down. Three men down, Pabisalado, and four men down para sa ating PPG. Nabati yata natin PPG, Yaku. Nabati natin, pero sayang yung ano nila kanina, Yaku. Ang ala ko sa kanila na yung kasi shadow kill, napunta na kay Angry Bird. Magkita siya i-cast o na-distribute, pumunta agad yung kampi niya, siguro tinawag niya. Dito! Distributed dapat yung ating shadow kill para di mamatay si parang Angry Bird. At ayun na nga, successful defense from them. Turned into an offense nga at nangyari doon eh nakuha pa lang ating unang Lord sa laban na to. And now they have a 2k gold lead against PPG. And this game number 2, so tingnan natin ngayon na susunod na pwedeng gawin ng ating PPG para makabawit. Makasagot sa ating Alpha Esports defense here. Nako, nakakain pa si parang Yoshi Goodkid. Sasabihin niya sana yung Tyrant's Revenge niya pero burst down and Yoshi Goodkid will fall down. At nako, parang Granzo na pako na dito. Phantom Execution, parang walang bawas, Yaku. Dito mama eh. Nako po. Kung tumama kay Granzo, pero walang bawas. Diyos ko, ang kunat, Yaku. Now. Pero ito, tignan natin, Yaku, ha? 3,000 bono na nga ang ating atropa dito. Parang Kevs, makakatakas pa. Bisalaro, hindi ko konekta habang clearing operations pa rin ginagawa dito ni Seijuro Aji sa ating bottom lane. Humble Kyle dito pumasok, turn rose, ginamit na. Pero syempre, wala naman damage kay parang Granzo yan. Better airstrike, ginamit na. At atrasa na muna ang ating mga atropa. Cold snap dito, pumana pa. Pero hindi tatama yan kay parang Kevs. Tama ka dyan, Yaku. So ito, tignan natin, ha? Cold snap is here. Abisal arrow again para sa Yip dito. Tyrant's Revenge. Pero Ruby DD play coming from Angry Bird. Falling Star will connect that time. Makakain pa si Granzo pero medyo malayo ang kanyang pwesto nga doon. Kaya di siya masasama sa area of effect ng ating pagkain ni parang Tyrant Gram. And so far, Alpha Esports keeping the 3K gold lead and 4K gold lead na pala para okay sa ating na. Alpha Esports dito kontra sa PPG. Let's see ano mangyayari dito. Makakagad di baba ang ating PPG. Tyrant's Rage is there. Charging up, pero hindi muna itutuloy. Pero yung ating gitna talagang pinipressure na ng ating Alpha. Ayaw ng paggalawin ng ating PPG. The better airstrike is there. Nako, tingnan natin kung magre-reset ba muna ang ating Alpha. Yes, they will. And they will get the purple buff on the side of PPG. Para syempre, mag-prepare na rin dito at magparami ng core items while waiting for the next Lord to spawn, which will arrive in the next 95 seconds nga dito sa ating laro. And Lonely RD will get back to the lane. So well as Angry Bird niya dito, kuha muna na sina ng ating mga farm. At syempre, ang ating tropang PPG medyo quarantine muna sa ating base ngayon, Yaku. Tama ka dyan, Yaku. At eto na, sa ating bottom lane, ang daming ano dito, ang daming traps ni paring Selena. Habang eto sa ating bottom lane, tamang depensa lang. Ang ating PPG talagang tamang react lang sa mga ginagawa dito ng ating mga tropa. 11-7 sa ating kill totals, tumalun na dito ang ating tropang si paring Yoshi Goodkid. Pero wala kang makikita dyan dahil sama-sama gaming na rin ginagawa dito ng ating Alpha Esports. Let's see, is this the end para sa ating PPG at magkakaroon ba ng isang puntos at mapupunta na ba ng lower bracket ang ating K-Science Gaming, Yaku? Dahil kapag ka nanalo dito, kahit isa lang, ang ating Alpha Esports ay babagsak ang ating tropang K-Science Gaming sa ating lower bracket. Ito maganda sa lineup ng PPG, Yaku. Parang team payaman din. Wala lang export dito. But they have the Parsa, they have the Yiv. So, ang hirap pasukin ng ating PPG dito sa kanilang base, Yaku. So, talo inip ang mangyayari sa kanila. Papatagalin nila. Ang papatagalin dapat ang laro dito para syempre mas maging effective yung mga hero nila maging online dito sa ating game number 2. While Alpha Esports, yes, they do have the Lunox here for the scaling hero na pwede rin sumabay nga dito in the latter stage of the game. Pero single target lang ang isang Lunox dito. Aside dun sa orb niya, o yung light orb niya, dito na ulti niya, wala siyang pwede ibuka aside sa burst single damage. Single target na burst damage siya nga dito. So, mahihirapan pa rin ang Alpha Esports sa ating laro. And right now, we have the level 2 Lord. Ingat, Yaku, ha? On the backline, Ruby DD play. Para sa ating mga tropa dito, Abyssal Arrow won't connect that time. Sanji dito, ha? Baka ma-burst down. At ayun na nga, mapasok ba? Ayan na, Ruby DD again. Sanji
delikado dito, pero Yoshi ata at nako, what an escape there coming from Sanji. Pero yung Lord Dan na kukuha na dito ng ating tropang Alpha Esports. Tama. At syempre kuha na yan ng ating tropang Alpha. Tama ka dyan. So re-rely na tayo sa defense dito for defense the side of PPG. Defense na lang ata talaga para sa ating mga tropa. Tignan natin kung ano pa ang mangyayari dito sa ating bakbakan. Dahil ito na nga, 7K gold lead, 6K gold lead kalamangan dito ng ating Alpha Esports at ng ating Lord. Nagmamarcha na sa ating top lane. Tignan natin, tatapusin na ba ito ng ating Alpha Esports? Ayun. O makakadepensa pa ang PPG. Tama ka dyan yao. So let's see, ito na. Level 2 Lord marching on the top lane. The Feather Airstrike is not available for the next 20 seconds nga dito para kay Kebs. Dahil nagamit niya ng mga Gabisal Arrow is there again. At nako, medyo maraming minion waves to ha. So Hayabusa needs to use the shadow kill on the bottom lane para syempre maubos na nga. At ngayon, na shadow kill niya ubos sa minion wave sa ating bottom lane. But the top lane, buwas na para sa ating mga tropang PPG dito. Gabisal Arrow won't connect that time and Tired Gram is here. Let's see if there will be a GG push. Angry Bird, ingat kay Angry Bird, the Ruby DD play. Upcoming, Gabisal Arrow may connecta patay si Tarik Kepsiago. Yung pinaka-importante, Yoshi Good Kid is still there. Tyrant's Revenge available ba pero di na gagamitin. Two turrets down on the side of PPG. Tyrant's Rage again. Papasukin ba? Si Juro Aji is here. Kailangan matindihan ang depensa pero ang ating base ha, medyo delikado na. Quadro Katos, ayun na. Pok! Ayun ang sinasabi natin. Selena will stop the real world manipulation niya dito para sa ating PPG. Pero nako, great defense pa rin so far. Hindi pa rin naman nababawasan dito ang ating base pero ang ating mga tori mo ubus na. Si Kebs dito, patay pa rin niya ako. Hindi pa. Available ang Feather Airstrike. Mukhang tatapusin na. And Granzo is there. Ibubuga ba dito sa kanyang mga kasama? Pero Ruby Didi, Angry Bird nandito. Tower lock na yung mga tropa. At tatapusin na Yaku. And there we have it, Alba Esports para sa ating game number 2. At syempre, ang ating MVP, Humble Kyle, with 5 kills, 1 death, and 5 assists.